Kwaresma ng malakas na ulan, hindi ito naging hadlang para kay Ken at Misa na ipagpatuloy ang kanilang pangarap na kasal noong June 18. Nag-meet pa rin kami dun sa garden dahil sinabi ni Ken na kahit na hindi man ay kahit na umuulan man doon, gusto niya pa rin magkita kami doon sa may garden. Nothing is lost, only found. Dahil sa lakas ng ulan, nagpayong na lamang si Misa para hindi masira ang kanyang makeup. Pero di kalaunan, nung nakita ko sila at the end of the aisle, tapos umuulan, nakita ko na nababasa sila. Parang na-feel ko sa puso ko na ulan lang yon. At saka bakit ako nakapayong kung sila nababasa doon, saka yung groom ko. So doon ko na-feel na ibinaba ko yung payong kasi parang I will stand by you kahit umuulan. Bawat makapigil hiningang eksena ng okasyon ay nakuna ng kanilang videographer at photographer. Nung moment po na umuulan, kasi sobrang lakas po nung ulan, sabi ko sa kanila kahit phone na lang yung pang video kasi mamahal nung camera nila eh. Tapos nung pumunta na kami ng mga groomsmen sa aisle maglalakad, takbuhan na rin sila, set up. So parang di po namin in-expect na gagawin nila yon. Pero the fact na kailangan mong maglaan ng oras mo, kailangan mong mag-sacrifice ng time and yung mga ibang kailangan mong gawin para lang dun sa passion at sa art na ginagawa namin. Susi sa tagumpay ng kasal sa kabila ng mga aberya ay ang serbisyo ng mga coordinator. So kami yung outside of the box palagi na mas nakikita namin yung overview ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari, mga kakailanganin. Kaya ganun ka-crucial yung mga suppliers doon sa event. At saka ano eh ma'am, parang sa coordinator, hindi pwede ma-friendship over ang mga kamag-anak. Diba? Pero pag kami, this is what we do. So yung room for mistakes namin, napakaliit. Kasi sanay na sanay kaming ginagawa yung mga ginagawa namin. Kung bibigyan daw ng pagkakataon na ikasal muli si Misa at Ken, pipiliin pa rin nilang ulitin ang kanilang wedding under the rain. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.